nagkakilala lamang sa social media ang grupo nito matapos magsara ang opisina ng kanilang developer na Creators Development OPC na kanilang pinagbilhan ng lupa sa Norzagaray, Bulacan. Ay binibentang lupa ay nagkakalaga ng kalahating milyon at para sa paunang bayad, sinisingil sila ng halagang 70,000 pesos. Ang iba naman na nabiktima noong taong 2020, aabot sa 250,000 pesos ang naibayad kasama ang buwan ng hulog para sa nasabing lupa. May ino-offer kasi silang lupa sa Bulacan. Pre-selling po yun, 5 years to pay. Magda-down payment lang po ng 70,000 na full down payment ko po yun. Bali, nabayaran ko yun July 2022, August 2022, Harvest Palace po ang nakuha kong pwesto. Nung August din po nung same year, bigla po nagsarado yung Norzagaray, Bulacan na kanilang main office. Matapos magsara ang opisina sa Norzagaray, natuklasan nila na mayroong binuksan opisina ito sa bagong silang sa Caloocan. Dahil sa nagkakaproblema, hiniling na mga biktima na may balik ang kanilang mga ibinayad na pera. Pero ang problema, hindi na tumutupad sa usapan ang nasabing kumpanya at puro na lang daw ito pangako. Hindi mo na sila makakausap. Kasi yung cellphone na binibigay, pwede nilang i-drop, pwede nilang sagutin, pwede hindi. Ngayon, pupunta mo personal sa office nila, hindi ka naman papapasukin kasi wala ka naman appointment. Ano pong gagawin namin, ma'am? Lalo raw silang naalarma nang mapag-alaman na walang permit ang kumpanya sa DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development, kaya't naisipan na nila na humingi ng tulong sa ACT-CIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload. Lately lang namin medyo nababalitaan na wala silang LTS pala na binibenta. Marami lang po kasi pumunta sa DSUD na nag-check kung may permit talaga to, license to sale. Wala po talaga naman. Ang gusto po sana namin, mababawi namin yung pera namin. Kasi pinaghirapan naman po namin yun eh. Hindi po ganun kadaling kita yung pera. Eh, pinapahirapan po nila kami. Talagang sobrang interest ko. Katulad po ng refund ko, ano pa to, April pa po to eh. Pinabalik nila ako ng July. Hanggang ngayon, puro pangako lang to, ma'am. Pinuntaan ng Punto Asintado Reload Team ang opisina ng Creators Development OPC sa bagong silang sa Caloocan, pero tumanggi na ang mga ito na magbigay ng panig at hindi na rin sumasagot ang mga ito sa aming tawag. Pinuntaan naman ng aming team ang lokal na pamahalaan ng Norzagaray kung saan ang opisina ng kumpanya na inirereklamo ng mga biktima. Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga ito, pero kanilang ikinumpirma na ipinasara nila ang opisina ng Creators Development OPC sa kanilang lugar dahil sa kakulangan ng requirements para magkaroon ng permit at lisensya sa DSUD. Dagdag pa nila, marami na rin ang lumapit sa kanilang opisina para ireklamo ang nasabing kumpanya. Agad namang inilapit ng Punto Asintado Reload Team ang reklamo sa DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development na nangagong tutulungan ang mga biktima. Kung may lisensya po at kilala po, o kahit na po wala pa pong lisensya, basta kilala po namin ang developer, mahahanap po natin, pinapatawag po natin, pwede po silang kasuhan. Ang totoo po niyan, pwede po silang ipakulong kasi po pwede po maging estafa yan. Ang pagbebenta po ng subdivision project, condominium project na walang lisensya ay isang criminal offense. Meron po tayong batas dyan, yung Presidential Decree 957 na kinakailangan mayroong lisensya at kapag nanloko ka ng tao, para pong estafa yan. Isang criminal offense po yan. Nagbigay paalala din sila sa mga nagnanais na bumili ng bahay at lupa para makaiwas sa mga manloloko. Unang-una po, kailangang alamin sino ang developer, may lisensya po ba ang developer na to. At iyan po, maaari po silang sumangguni sa mga regional offices po namin ng Department of Human Settlements and Urban Development po. Sa ganyang pagkakataon, sumangguni po sila sa aming mga tanggapan, baka sakali pong mahabol po natin yung developer o kundi man yung lupang ipinangako nilang ibebenta po.